Finally, tapos nang i-assemble lahat, kaya eto, pwede ko nang ipakita sa inyo yung play area nila. So, eto nga pala yung dating play area ng mga bata. As in, hindi siya area, lagayan lang siya ng mga toys. Sa pagkakaalala ko, padala lang to sa akin ng Big Brute dati. As in, libre lang, binigay lang sa akin. At dito ko naman naisipan ilagay yung play area nila dito sa tapat ng kwarto namin. At dahil nai-assemble ko na lahat ng mga gagamitin dito, eto, inaayos ko na yung mga paglalagyan. Hindi ko talaga maisip dyan kung saan ko ilalagay to kasi nga maiksi lang siya. Tapos nag-order pa ako ng isa, wala pa naman dito. Hihintayin pa yun. Sa dalawang malaking lagayan talaga ako nahihirapan kasi feeling ko hindi sila magkakatulad ng laki. Etong cabinet pa naman ng mga toys, ayan, napakabigat niya. Talagang hindi ko kaya kung ako lang mag-isa. Nagpapapalit-palit talaga ako ng lagay dyan kasi hindi ko talaga alam kung saan ko ilalagay. Noong una talaga nasa isip ko na kung paano siya gawin kasi ina-imagine ko na dito. Kaso nung pagdating ng mga items, merong mas malaki dun sa imagination ko, merong mas maliit. Kaya ayun, yung iniisip kong ayos na nasa isip ko, talagang nawala kasi hindi talaga pwede. O tingnan nyo, nakaayos na, aalisin ko na naman. Napakamot ulo na nga yung asawa ko sa akin dyan kasi palipat-lipat daw ako. Napapaisip na talaga ako sa mga oras na yan kung tama ba tong naging decision ko na gumawa pa ako ng ganito. Pero syempre, laban lang para sa mga bata. Alam ko magiging happy sila dito. So ayan nga, decide ako na dito ko sa gilid ilagay yung mga matatangkad at feeling ko naman okay silang tignan dyan kaso ayan, Diyos ko, naisipan ko na naman ilikat. At baka merong nagtataka sa inyo bakit gumawa pa ako ng ganito kasi meron namang kwarto yung mga bata. Alam niyo namang lahat na merong kids room yung mga bata tapos yung nagbabantay kay Ella, dun nakalagay yung mga gamit kaya hinayaan namin yun sa kanya na parang maging kwarto kaya niya. Kaya ayun, yung mga toys ni Maki nasa loob, hindi siya nakakapaglaro. Kaya eto, naisipan kong gumawa dito sa labas para at least meron silang laruan. And finally, yan na talaga yung pinaka-the best na position na naisip ko sa mga gamit. At dahil yung mga toys nga ng mga bata nandito sa loob, ayan, kumuha ako dito ng mga boxes para ilagay dito. O konting klase lang yung mga toys ni Maki pero marami talaga. O ayun, yung parang malalaking bricks nilagay ko sa taas tapos etong mga animals niya dito sa parang basket sa baba kasi napakarami nito. Malaki yung space. Talagang kinumpleto ko yung mga farm animals niya dito, mga wild animals, lahat ng klase ng animals pati mga dinosaur. Sobrang interested niya nung una pero ngayon na alam niya lahat ng mga animals na yon, hindi niya na pinapansin. Pala dito sa play area ng mga bata, ang ginagawa ko kapag magkakasama, gusto ko talaga magkakasama ng lagayan. Feeling ko kasi nawawala yung sense sa mga upuan at nawawala yung use nila kapag magkahalo-halo. Ang ginawa ko, pinagsama-sama ko yung mga bricks, pinagsama-sama ko yung mga bola, yung mga animals, yung mga plastic, yung mga trap. At least kapag naglaro sila, kukunin lang yung isang basket tapos magkakasama agad. At alam niyo naman na marami akong biniling mga flashcard, mga libro, kaya ayan, nilagay ko na dito sa bookshelf ng pinakalamesa ni Maki. Hindi pa siya interested sa mga ganung bagay, pero bumili na rin ako para at least kapag naging interesado, meron na kaming gagamitin. So ayan na nga po yung pinaka-outcome ng ginawa naming play area. Napakaganda ng tignan, kaso yung mga toys kulang pa rin. Yung ibang mga lagayan diyan, wala pang laman, yung iba naman talagang hindi puno. Gusto ko kasi kapag sinabing play area, talagang maraming laruan yung magsasawa sila. Ayan na nga yung reaction ni Ella, tuwang-tuwa nga yung bata kasi dito sa playmat napakalambot niya. Umupo nga siya agad dito sa upuan niya at ayan, napaka-cute niyang tignan kasi saktong-sakto lang sa kanya. Sa mga susunod na vlog, i-update ko to, lalagyan ko pa ng isa pang playmat para mas malaki. Sa mga oras na yan, tulog pa si Kuya Maki kasi Ella lang muna yung naglalaro dito. At ayan, nakikita niyo naman, super nag-enjoy talaga siya. Huwag kayong mag-alala kasi yung mga batang yan, talagang totally nakabantay kami lagi. Diyos ko, lahat kami dito sa bahay sobrang manerbios kaya hindi talaga pwedeng iwanan yung mga bata. O, tignan nyo yung tita ko, talagang kabadong-kabado kapag nag-aaway yung dalawa. Maya nga, lumabas na si Kuya Maki, ayan, nilagay namin dito. Tapos sobrang tulala niya pa, meron siyang hawak na cellphone. Hinahayaan ko nga muna siya kasi bagong gising lang. Tapos ayan, bigla siyang tumayo. Akala ko anong gagawin, ngayon pala binitawan yung cellphone tapos maglalaro. Grabe, tuwang-tuwa talaga ako kasi eto yung pinakaunang toy na nagustuhan niya talaga dito sa play area niya. Ayun nga lang ang problema, kapag naglalaro siya, umaalis pa siya doon, pumupunta dito sa sala, nagkakalat. Hindi ko lang alam kung kaya ko bang panindigan yung kalat nila dito, pero sana talaga ma-maintain ko na malinis to lagi. At mga mare, alam nyo bang eto, naka-withdraw ko ng ganito karaming pera sa May Diamond. Tignan nyo naman yung pera ko, inabot lang naman ng 11,000 kakalaro. Ito nga yung paborito kong laruin ngayon dito, yung mines. Dito, kailangan mo lang mag-click sa mga boxes na yan at dapat lang yung makuha mo, puro gold, hindi bomba. Dito po, kapag marami kang gold na nakuha, malaki talaga yung cash out mo, kaya ayan yung 500 ko, nanalo ng 1,200. Hindi pa ako nakontento at eto, nag-click pa ako. Wala kang ibang gagawin dito kung hindi mag-click ng mag-click at pakiramdaman lang yung mga boxes at umiwas sa bomba. Maliban pa doon, marami pa ditong ibang laro na pwedeng laruin kapag nag-exit ka. Tignan nyo naman, kayo na lang talaga yung magsasawa. Kung interested maglaro, pwede po kayo ditong mag-recharge kahit 100 or 200 pesos lang na gagamitin yung panglaro. Tapos kapag nanalo kayo, pwede rin naman kayo ditong mag-withdraw gamit ang GCash or PayMaya account. Sa mga interested pong maglaro, pwede po kayo ditong mag-register. So ayun, gagawin lang is kopyahin yung referral ID sa screen at ibigay yung mga details na kailangan. Yung link nasa comment section.